Hi, my name is Chris Lumage. This is my short video regarding our or what has been contributed to us by vaping. Well, I've been in this hobby or anti-vice for almost, I think, 6 years already. It started way back early, if I'm not having a mistake, early 2010. Those were the days where Cigalight were started. It was just introduced to me by my friend, given to me. Then somehow it continued as a personal hobby. In this industry, somehow it helped me a lot in terms of health, because I've been smoking for almost, I think, more than 8 years already. At the age of starting 12 or 13, I think I started smoking already. Those were high school days still. That sixth age of vaping, it's not a straight year of vaping. Early 2014 or mid 2014, I got back to cigarette due to work issues, somehow pressure at work, somehow supplies as well. I stopped from vaping. Turning out, after a few months, I got a major operation or minor operation to my lung, or to my tonsils. My tonsils was removed mainly because the side effect of the cigarette to my health. It may also lead, or it can also lead that problem to a cardiac arrest or any disease, maybe what you call that, related to my heart. So after my operation, I just rest for almost 1.5 months, stopped totally smoking after then, and got back to e-cigarette again, or vaping. And well, it helped me a lot. I never got back to the usual tobacco vaping or the tobacco smoking, but still, I'm a high nic user. So I think this hobby of vaping can save millions of lives. Not because I'm one of the persons in the industry who manufacture or promote vaping. It's because it's my personal experience, not as a bias. I do really recommend this to everyone who wants to quit smoking. Thanks for watching my video. Have a great day. Vape on and stop smoking. Mark Viray from Laguna. Dito sa video na to, kwento ko lang yung vaping story ko. Mag-start tayo dun sa kung kailan ako nag-start o natuto man ni Garillo. Natuto ako mag-Yossi. Siguro mga grade 6 ako noon. Naging bisyo siya. First year high school ako, yung bisyo na everyday nag-yossi na ako. Parang hindi ko na siya matanggal sa katawan ko. Inahanap-hanap na siya ng katawan ko hanggang yung one stick a day ko, dumami na dumami. Naging isang araw na ako. Naging mas worse pa pagka umiinom ako kasi nakakaubos ako ng dalawang kaha. Hanggang yung isang friend ko, nakita ko meron siyang bumili siya ng vape o yung e-cigarette. Pinasubok niya sa akin yun. Nung una, hindi ko nagustuhan yung vape kasi ang taas ng nicotine level na gamit niya. So, ang ending, bumalik pa rin ako sa paninigarilyo ko. Tapos yung isang friend ko, bumili na rin siya ng e-cigarette, ng vape. Siniinganyo niya ako na maganda nga daw yung malaki yung difference ng vaping sa smoking.
Then, na-curious na ako. After a week siguro, bumili na ako nung set ng vape set ko. Tapos, ayun, nakita ko. Habang nag-vape pa kasi ako before, nag-IOC din ako kasi hindi ko naman siya agad-agad natanggal. Hanggang sa pagtagal, nung pag-vape ko, napansin ko, unti-unti ko nang natatanggal yung paninigarilyo ko. Napansin ko rin na sumasama na yung lasa nung Yossi. Tsaka, kung yung una, nababahuan ka, pagtagal-tagal, mas nababahuan ka pa. So, doon pa lang nakita ko na yung nangyayari sa akin nung nag-switch ako ng vape. Nung sa tumagal ng tumagal, naging okay yung vaping sa akin kasi nung nag-yosi ako, nagkaroon ako ng morning sickness. Every morning, yung mga phlegm. Tapos, nung nag-vape ako, nawala. Tapos, isa pa sa kinagandahan, nakakuha ko ng mga bagong kaibigan. Tsaka, hindi lang 5, hindi lang 10, tumami pa. Kasi every time na nagpupunta ako sa mga vape shops, nakakakilala ako ng mga bago kong kaibigan. Tapos doon, natututo ka palalo kasi ine-educate ka ng mga shop owners tsaka ng mga bantay kung saan pwede o hindi pwedeng gamitin yung vaping. Example lang yon. Tapos hanggang sa lumaki na lumaki yung vaping, nagkaroon pa ng mga Facebook groups or page. Doon, dumami naman siya, hindi dahil para gumawa ng mga kanya-kanyang grupo. Ayon sa napansin ko, nagkaroon ng mga grupo para yung mga sinishare ng mga shop owners dun sa mga customer nila, na katulad ko, ay ma-share din namin sa lahat ng mas madali. Kumbaga, nag-meeting ka online, nasishare mo yung kaalaman mo, tsaka yung experience mo sa maraming tao within that same day. Sa mga nakakabasa, nakakakinig, nakakapanood, katulad nito. So, yun nga, dumami ng dumami yung mga Facebook groups para makatulong. So, sa pagtulong na yun, na-educate nila yung mga baguhan sa pag-vape na yung katulad ng example ko kanina, yung mga lugar o kung saan pwede o hindi mo pwedeng gamitin yung vape. Basically naman, kung saan ka hindi pwedeng mag-yosi, ganun din naman sa pag-vape kasi hindi naman lahat ng tao alam yung vaping eh. So, pag may katabi ka, nag-vape ka, iisipin din nila, sigarilyo pa rin yun. Usok pa rin yung lumalabas na kahit alam mong hindi. So, para maging responsable yung mga vapor na katulad ko, nagkaroon ng mga Facebook groups, Facebook pages, tapos sa mga vape shops, kung saan nagsimula yung pag-i-educate, na nakatulong naman sa nakakarami. Ayun, tapos hanggang sa ngayon, nag-vape na ako, hindi na ako naninigarilyo, nawala na yung pag-iosi ko. Tapos, from higher nic content, napapansin ko na rin ngayon na medyo bumababa na yung nic content na hinahanap ng katawan ko. So, parang ina-assume ko na sooner or later, pati yung vaping, mawawala na sa akin. So, parang totally mawawala ko na yung mga bisyo sa katawan ko na mas maganda at mas okay. At siguro nga, kung pagkukumparahin ko yung yosi sa pag-vape, eh, mas nakatulong yung vaping sa akin compared dun sa pag-yosi ko. Yun lang at maraming salamat sa oras nyo tsaka sa mga manonood nitong video na to. Hello, I'm Sajan Beltran. I'm 27 years old from Paranaque. I've been a smoker since 2002 for 14 years and I switched to vaping last March 2016. Sobrang malaking tulong yung naging nagawa ng vaping sa akin kasi nabago niya yung pang-amoy ko, yung panglasa, lalong-lalo na yung pag-ingat. And sobrang lumakas na tumindi na yung stamina ko, lalo na sa paglalakad ng malalayo. Baka hindi na ako agad nahihingal. And then, yung main reason din is because na I switched to vaping kasi I love my family, my girlfriend, and lalong-lalo na ngayon eh, magiging daddy na ako. Ayun, and syempre gusto kong makitang lumaki yung anak ko. And then, I will
do everything to fight for my right to vape. Good day. Salamat. Hi, I'm Christelle Pascua. I'm 37 years old. I'm from Mandaluyong City. And I'm doing my share as a video testimonial regarding my experience with vaping. I have been vaping for 5 years already. And I used to smoke a pack of cigarette a day at least. So minsan, sumusobra pa sa isang pack. I started smoking when I was 17, nung pagtungtong ko ng college, since available yung mga smoking areas around colleges before. So, I was actually overweight during the time that I was smoking. Kasi cannot do any exercise, pati pag-akit ng hagdan, nahihirapan ako, nahihingal ako at night, parang may smoker's cough, parang may permanent akong asthma, which I actually have asthma. So, madalas siyang nag-a-attack. But since I was addicted to cigarettes, hindi ko naman mabitawan or hindi ako makakwit. I've tried, I failed many times. A friend of mine introduced me to vaping, and ever since, unti-unting nabawasan until like a month or two when I started vaping, nabawasan yung paninigarilyo ko. So I wasn't smoking. I started doing some light exercises, and then since nag-ano yung health ko, hindi na ako hinihingal, I was able to do boxing and then Muay Thai until I realized I love sports. It was just like around I started doing, going to the gym 5 years ago. And then after 2 years of going to the gym, doon ko lang na-realize na mas lumalakas ako and wala na talaga yung hingal totally. So I was more physically fit even at that age na compared nung bata pa ako, nung nag-smoke ako nung 17, 18, ganyan. So I started doing other sports. I tried surfing, I tried diving, lahat nagagawa ko na, nakakasali na ako sa mga sports and na-enjoy ko. Hindi ko siya nagawa nung time na I was smoking kasi nga, madali akong hingalin, madali akong mapagod. Plus, I was overweight kasi walang exercise. I was weighing 190 pounds. And I lost around 60 pounds of it when I started vaping and when I started to be active. And of course, with this experience, I'd like to beg for our government to push for fair regulations. It's different from smoking, and I think PSEA, yung association behind the vaping na nagli-lead po ngayon, they have collected some medical studies that proves how vaping is safe. And ako, masasabi ko personally sa akin, my health has never been better. I've had several general checkup, and it came out clean. Kahit high blood, wala po ako at this age of 37. Malapit na ako sa 40 stage, but I feel healthier compared when I was in my 20s, when I was smoking a lot, a pack a day. So I beg that sana ang government natin, maging bukas po ang mata na ito po ay malaking breakthrough para sa mga tao na gustong mag-quit ng smoking. Napakahirap po mag-quit ng smoking kahit na gustong-gusto mo na, kahit ka po yung ibang may sakit na, they cannot quit because it's hard. But since vaping is here, it's something to help people like me or lalo na yung mga elderly who would like to quit smoking. So yun po, sana po payagan niyo po kaming magkaroon ng hiwalay na batas sa tobacco dahil hindi po pareho ito sa vaping. Maraming salamat po. What's up? Ako nga pala si Jake Bade from Dixon Dirts, the vape shop.
Bakit ako nag-vape? Actually, kasi heavy smoker ako dati. Sa payat kong tone, nakas ko pa mag-yosi. So, yun. Dati ko pa talaga gustong tigilan yung pag-yosi. Tinry ko na lahat ng alternatives. Nag-nicotine gum ako. Yung tawag yung nagustuhan ko. Nicotine patch yun, sorry. Tapos tinry ko na lahat. Sinubukan ko yung cold turkey o yung bigla lang titigil kasi di ko talaga kaya. Pero nung nag-try ako mag-vape, nung first week ng April, influential lang ako ng office mate ko noon. So ayun, simula talaga nung nahawakan ko yung vape ko, hindi na ako nag-yosi. Siguro nag-yosi ako simula nung nag-vape ako. Siguro mga limang yosi lang simula nung hindi ko na nauubos yung substance. Pero yung pangat na yung lasa pa. Vaping, so nag-iusap kami sa government kung sana ma-include yung vaping sa smoking ban na ipapatupad nila. Kasi sobrang dami magsasuffer. So, thank you sa PSEA kasi sila yung organization na nagpo-push na huwag ma-include yung vaping sa smoking ban na pinaplano ng gobyerno natin. So, yun lang. Peace out. Vape on. What's up? Sean nga pala. Mostly naman sa atin, ang reason kung bakit tumigil, kung ba't nag-start mag-vape para itigil yung Yossi. Kasi, wala namang ibang pwedeng i-replace sa Yossi. Napag-isip-isip ko na kailangan ko na talagang itigil yung Yossi. Eh sakto, nauuso na naman yung mga vape na may mga mas malalakas na uso, mas masasarap yung flavors, dumadami na rin yung shops dito sa lugar namin. Pero nag-Yossi pa rin ako siguro mga isa na lang isang araw, minsan wala. Ba't ba natin binaban yung Yossi para iwas kalat, iwas second-hand smoker kasi nalalangap ng ibang taong dumadaan sa harap natin yung usok ng Yossi pagkabuga. Unang-una sa lahat, wala namang kalat yung vape. Hindi naman tayo nagkakaroon ng cigarette butts na tinatapon kung san-san pag nag-vape tayo. Pangalawa, hindi naman masama yung usok ng vape eh. Vapor to eh. Actually, mabango pa nga ito eh. Mabango pa nga ito sa ibang tao dyan eh. Sa totoo lang, di ba? Kaya, shoutout sa kung sino man yung president ng PECIA, Philippine E-Cigarette Industry Association, sa pagtatayo ng gantong klaseng group or organization para magpetisyon na hindi maban yung vaping sa Pilipinas. Yun, salamat. So, we started vaping back in 2011, and, you know, since then, it's really nice to live the life that we have right now. You're free from all the bad benefits of smoking. Aside from that, you get to taste the food that you're eating, so, you know, you can enjoy it. There's no bad effects of, you know, the taste of the cigarette that makes you, you know, not taste the food really well. Aside from that benefit, it served as, let's just say, a hobby, you know, something, a common interest for both my wife and I. My wife, she's asthmatic. And at the same time, she also has a heart problem. So because of vaping, you know, I can't even recall an instance that she suffered from asthma again. And even those chest pains that she used to have before, you know, she started vaping. So there's a lot of things that I also want to highlight the benefit that vaping brings to my son. His parents will get to live longer because we can avoid sickness that smoking is bringing to everyone's life. You know, another, aside from the fact that if we are smoking inside the house, he gets to smell or inhale the smoke that's coming from the cigarette that we're smoking. So with vaping, it's not like that. You know, it's going to be healthier. And, you know, I'm not saying that my son is inhaling the vapor that is coming out of our vaporizers. Of course not. But what I'm trying to say is, you know, compared to smoking, I would rather have my son see us vaping
rather than smoking. And of course, I don't want him to, you know, smoke as well in the future. So yeah, that's basically it. Again, keep on vaping. Oh, this is Michael James Taibong, maker ng Essent Juice. And this is not a cloud check, not an advertising video. Just wanna reach out sa mga makakapanood dito tsaka sa government natin. So what is vaping to me? Ano yung nagawa niya sa akin? Well, malaki. Actually, malaki. I've been smoking for at least 4 years, 5 years. And yung kalakasan ko is isang kaha ako ng Marlboro Red sa isang araw. And ngayon, hindi na ako naninigarilyo. Minsan na lang siguro pag sobrang stress. So, nakakahinga na ako ng maluwang. And kung makakapagpa-x-ray ako para lang to show na maganda yung naidulot niya, nakakaputi siya ng, or nakaka-clear out siya ng baga. That's what they say, pero I'll test it. Yun nga, ang community namin, hindi naman to salot na community. Medyo quick lang namin na yung usok namin, hindi naman yun kasira sa inyo. Depende na lang sa ilong nyo kung mabaho yung juice namin, pero kanya-kanya naman yan. And ang smoke namin is vapor, hindi siya smoke. So, napapansin nyo, kung napapainit kayo ng tubig, panligo, di ba, nalalanghap nyo naman yung usok nun. So, same concept lang, guys. Food grade naman lahat ng ginagamit namin dito. Hindi naman chemical na kung saan-saan. Food grade parang ginagamit to sa mga cakes and sa pang mga food adding ingredients sa pagkain and sa lahat. So, sana naman na huwag nyo kaming tingnan na sa halot ng lipunan yung mga nagbe-vape. I vape because I don't want to die. I've been a smoker since I was 13. I became a heavy smoker when I was about 20 plus. 2013, a fourth of my lung collapsed. And I had to be hospitalized for 9 days. When I was a smoker, I was coughing like a loudspeaker. I had weasels. And I was using a bronchodilator for my asthma, since I have asthma, and I use about 2 or 3 a month now because of vaping. I don't even finish one. If vaping is banned, I surely go back to smoking. So I guess I'll have to suffer the consequences. So please don't ban vaping. Please help me a lot. Since I've been vaping, I don't have any weasels anymore. I don't cough as much as I was. Like I was smoking before, I don't cough like a loudspeaker anymore. Thank you. Good day, guys. Ako nga pala si Benz Tamayo. Ang dating naninigarilyo, simula nung 12 anos pa lang. 22 years akong nag-yosi. Sa paninigarilyo na yun, nagkaroon ako ng mga iba-ibang ramdaman, lalo na yung pananakit ng dibdib, pag-ubo na may kasamang plema, hindi maayos na paghinga, kaunting distansya lang yung lakad, hinihingal ako, hanggang dumating yung
yung kahit may sakit ako, naninigarilyo pa rin ako, walang tigil dahil sa addiction sa sigarilyo. Dahil sa mga pangyayari yun, naisipan kong mag-shift sa vape, sa e-cigarette. Nung sinimulan ko yung pag-vape, nagkaroon ng kaginawahan yung pakiramdam. Hindi na ako hinihingal. Paglalakad ko, kahit malayo, hindi ako nakakaramdam agad ng pagod. At saka syempre yung kaginawahan ng paghinga. Lalong-lalo na dun sa paligid ko, sa anak ko, sa misis ko. Hindi na katulad ng dati, naamoy sigarilyo yung bahay. Pati sila naapektuhan. At dahil din sa syempre yung dahilan kung bakit ako tumigil ng paninigarilyo, yung second hand smoke talagang masama para sa mga tao na kapaligid sa'yo. Ako'y hindi na ulit naninigarilyo at wala na akong balak balikan ang paninigarilyo dahil malaki ang naitulong sa akin ng tulad na nitong vape na tinatawag, ng e-cigarette na tinatawag. Malaki ang naitulong sa akin ito sa paligid ko, sa mga mahal ko sa buhay. Pagising ko, walang mabangong hininga. Lumakad man ako ng malayo kasama yung pamilya ko, anak ko, maginawa sa pakiramdam, hindi ako hinihinga. Kaya ako nag-stop ng paninigarilyo dahil gusto ko pang makasama ng matagal yung mga mahal ko sa buhay, yung pamilya ko. Ayoko kaagad mamatay at hindi ko nababalikan yung sigarilyo. Kaya sana sa mga kinaukulan sa gobyerno natin, bigyan nyo kami ng fair regulation sa community na kinabibilangan ko ngayon. Maraming salamat po. Hey, good day to all. I'm Dariel Colorado, 29 years old. I'm a professional nurse and a smoker for 14 years, since 2002. I switched to vaping last February 2016. Why? Because I love my family, I love my son, I love my wife, and gusto kong mabuhay ng matagal kasama sila. Great changes lang yung napapansin ko sa body ko simula nung nag-vape ako. Compared before na 2 kilometers straight lang yung kaya kong takbuhin nung nag-iwasi ako. Ngayon, 5 kilometers straight on my daily routine. I'm one of the admins of RX Familia Philippines. Dito, tinuring na namin yung mga sarili namin as magkakapatid. Kasi same goal kami, that's to quit smoking. And at the same time, we conduct vaping education and we encourage also yung mga members namin na mag-add dun sa group namin ng mga smokers para mag-switch into vaping. And we will fight whatever it takes for our right to vape. Thank you. Hi, I'm Erd Kenneth Beltran, 22 years old. I am a smoker since 14 years old. Ang changes na napansin ko sa body ko since nag-start akong mag-switch sa vape is kaya kong gawin yung mga kayang gawin din ng mga non-smokers. I can run, I can jog, I can do a cycling 60 to 80 kilometers. I can do multiple tasks without breathing heavy. Since nag-start akong mag-vape, yung breathing pattern ko naging normal. Yung sense of smell ko naging mas matalas. Yung lip color ko medyo nag-light na. Yun, this is my testimony to hit the call for our right to vape. Let us welcome the idea that vaping is an, if not an alternative,
it is another way to quit smoking. And let us all throw the hate and start embracing the love that vape can do for us to quit tobacco. Yun lang, thank you and God bless. Hi guys, I'm Brian Paul Macario, 22 years old. I have been a smoker for 7 years. Hanggang dun sa point na nagkaroon na ako ng acute bronchitis for about 1 month siguro. Kapagaling ako tapos, ayun, matagal ko nang gustong huminto sa paninigarilyo. Pero, alam naman nating mahirap yun. Till, nag-decide ako last September, bumili ng vape ulit. Simula noon, hindi na ako nag-smoke even one stick. So, it helped a lot. Naramdaman ko agad yung mga epekto sa akin, mga gandang epekto na nakatulong talaga siya sa akin. Kailangan din siyempre ng disiplina. So, sa akin lang, siguro kung ibaban ang vape sa, well, sa Pilipinas, siguro tingin ko babalik talaga ako sa paninigarilyo kasi nicotine dependent pa rin ako sa ngayon. 2-3 mg na lang ginagamit ko. So, sana makatulong sa atin itong mga yung video na to sa ating mga vapers. Ayun lang. Vape safe, vape on, guys. God bless. Magandang umaga. Ako si Meng ng Farm Words, Meng Argarin. Brief introduction lang, nagsusupport ako ng maraming vaping page. Kung tutuusin, pwede na akong tumigil mag-vape. Pwede ko nang tigilan yung vape. Hindi na ako nag-crave ng Yossi. Pati vape, okay lang. Kaya ko na siyang iwanan maghapon. Kaya lang hindi ko pa siya tinitigilan kasi gusto kong tulungan yung ibang mga kasama natin na gusto rin mag-quit. Gusto kong ituro sa kanila yung daan. The road to quitting. Bakit hindi pa ako tumitigil? Kasi hindi pa malinaw sa lahat. Hindi lahat nakakaalam kung ano yung positive impact. Mostly, ang nakikita nila ngayon is yung mga negative. Kagaya na nangyayari ngayon sa Mandaluyong. Paul John Iway, nasa likod mo kami, tsaka ng mga vaping groups sa Mandaluyong. Suportahan namin kayo. Tama si Tol Chad, huwag nating payagan na ma-implement to dahil gagayahin to ng ibang municipality hanggang sa iban nila tayo totally. Well, pointers sa sinabi nung konsihal na may research naman talaga na may masamang epekto. But it's so vague, hindi binigay ang research firm o yung research group. Dahil kung may research naman talaga, ibig sabihin, kung may research silang mapuproduce galing sa mga staff niya, ibig sabihin, mas magaling sila sa World Health Organization. Baka makinig na ako sa kanila. Yung video, ginagawa ko kasi, yun na nga, malaking bagay. Ngayon, ito yung naisip ko sa buong buhay ko na pinakamahirap na ginawa ko, ang mag-quit manigarilyo. Akala ko wala nang pag-asa. And ready na ako. Well, anyway, nakita ko kung paano tumigil. Ngayon, hindi na. I'm clean. As in, wala na talaga. Now, sorry, medyo na ano ko eh. Na medyo iba yung impact. Now, sa amin, hindi kami lahat pa perfecto. Dahil bago pa lang ang vaping community natin,
there are rooms for improvement, pero kami mismong mga vapor ang nagseset ng standards para sa mga sarili namin. Hindi kami kailangan bigyan ng batas. Alam namin. Well, unlike nga ng iba-ibang grupo, kagaya nga ni Tol Chad Yumo, sabi niya, na lahat kami masamang side. Kami, kung ang dahilan nyo is dahil may mga nagbe-vape sa mall, kung saan-saan lang buka-buka. Naintindihan namin, kasi nahaluan kami ng mga bobo. Parang kagaya nyo rin sa hanay nyo. Kung naalala nyo yung anti-planking law, diba? So, maski saan, maaari tayong mahaluan. Pero hindi ibig sabihin, wala ng pag-asa. Diba? Sabi nyo, nagkalat kung saan-saan nabibili sa Quiapo, sa Baclaran, sa mga ganito. Kaya nga, kami mismo, personal, nire-regulate namin, kahit hindi na kami sabihan, nire-regulate namin to. At ano pa bang nagkalat? Makakakuha ka nga ng edukasyon sa ano eh, sa Raon eh. Makakakuha ka ng mga porn sa tabi ng kalsada. Huwag nyong bigyan masyado ng highlight ang vaping dahil ito ay isang therapy na proven na gumagana. Okay? So, okay lang i-regulate pero ipagbawal huwag naman. And talking about clean air, sabi nyo, everybody has the right to clean air. And I am sure na ikaw, Mr. Counselor, with all due respect, sir, alam ko na meron kang more than at least one motorized vehicle. Ibenta mo yan, pati yung motor mo, ibenta mo. Nag-bike ka, papasok ng munisipyo. Then let's talk about clean air. And one more thing, pag sinimulan yung iban, itong vaping, hindi nyo lang ni-regulate yung mga fuckboy sa tabi ng kalsada, naka-jagger pants, buga ng usok kahit maraming tao, buga ng vapor nila kahit maraming tao. Hindi nyo lang ni-regulate yung mga cool kids na kahit nasa mall, bira ng bira. Mga sir, ina-atake nyo yung mga tatay na nasa harapan lang ng bahay nila. Nilalabanan yung urge na magsindi ng death stick, Yossi. Ina-atake nyo yung mga taong gustong kumita ng patas. Maliit na additional na kita, pandagdag, pantawid sa pamilya. Ina-atake nyo yung dalawang kabataan sa Lower Bikutan na nagtulak sa nanay nila na subukan yung alternatibo. Inaatake nyo yung pagmamahal nila sa nanay nila. Inaatake nyo yung kagustuhan nilang iligtas yung mahal nila sa buhay. Sir, pag pinagbawal nyo, again, with all due respect, but pakinggan nyo kami. Pag ipinagbawal nyo ang vaping, hindi nyo lang sila kinondem na mamatay. Isinet nyo na sila sa mga deathbed nila. Hindi lang simpleng kamatayan, kundi napakasakit. Napakasakit na kamatayan. Kung may pamilya kayo na gusto nyong tumigil manigarilyo, meron kayong mga mahal sa buhay na gusto nyong tumigil, share nyo yung video, yung hashtag, ipa-PM nyo sa akin, isasama natin sa group, and tulungan natin. Okay? Bigyan natin sila ng pag-asa, mga sir. With all due respect, saludo kami sa inyo, pero pag-isipan niyo mabuti ang ginagawa niyo. Maraming salamat.
Hi, Macy. 25 years old. Started smoking college. Converted smoker to vapor. Started smoking college nung nauso yung stress. Naging output namin siya. So, pagpagod ka na sa work and everything, yun eh, parang pinakamadaling escape namin mga estudyante nun. Converted to vaping early this year, around January. A good friend of mine gave me my first vape, a pen type. Nabawasan niya yung smoking habit ko. Yung tipong parang pag feeling ko stress ako, bigla na lang akong mag-aaya mag-break. Put me out to my mabahong bisyo. Hindi ko na kailangan malagi mag-freshen up, masyado. Ang tawag nito, hindi na kailangan maligo ng sobrang dami sa mabaho. Kasi I don't smell that bad from break. Why did I choose vape as my alternative to smoking? Nandun yung habit ng hitsig buga pero without the thousands of chemicals na dala ng Yossi. And as of now, as researchers and other vapers and other organizations, wala pang nakikitang masama sa vaping. And I see nothing bad at it as of now. Very good lang siya sa akin dahil nakakapag-stress ako, I just vape. Pero less nga, walang chemical na harmful na you can get cancer of. As a vapor, another vapor, ang masasabi ko na lang, don't hate, educate. Pag nakakita kayo ng vapor na nasa labas, na nag-classes, mga gano'n. Educate, huwag kayong magalit agad. Kasi syempre, baka mamaya hindi lang nila alam, mga gano'n. Huwag tayong magmarunong, kasi lahat naman tayo nag-umbisa na hindi natin alam. Educate, basta yun, educate. And be aware, vape responsibly, and ayun. Stay healthy. Vape is the easiest way and healthiest way I have now, and alternative to shopping. Shout out to Vapewell, Arik Sam, the Vape Shop, and yun. Hi guys, good day. My name is Mark Quijano and I'm doing this video to show my support sa vaping industry dito sa Pilipinas and lalong-lalo na dito sa Mandaluyong kasi taga-Mandaluyong ako. And ayun, so nag-start ako mag-vape last year, September 2015. Yeah, September, and I decided na mag-switch from smoking to vaping sa kadahilanan na ayoko naman mapahamak yung kalusugan ko, which is actually nakita ko naman sa mga nagdaang taon na kung ano yung grabing epekto ng pag-iusi sa katawan ng isang tao. Actually, ayoko pa tumigil mag-smoke noon. And nung naranasan ko mismo na mawalan ako ng mahal sa buhay dahil sa pag-iusi, nag-decide ako na yun, maghanap ng alternative way para mapigilan ko na yung yung paninigarilyo. So yun nga, nakilala ko yung doon ako nag-try mag-vape. So yun, nung smoker pa ako actually, since high school kasi, medyo may pagka-sporty akong bata. Ayun. Mahilig ako maglaro ng kung ano-ano and masyado akong active sa mga extracurriculars, which na yung mga physical games like basketball, volleyball, mga ganun. And then, ayun nga.
So, nung tumungtong ako ng college, namulat ako sa pag-yosi. So, doon nagsimula yung pagiging pagbagsak ng yung hindi na maganda yung resistensya ng katawan ko. So, madalas na ako magkasakit. And then, ayun, nakakatamad gumalaw. So, parang, yun, nawala na lahat yung mga hilig ko sa sports, like yung pag-basketball and mga sports na gusto kong gawin dati. Nawala lahat yun simula nung natuto ko mag-UOC. And then, napansin ko nun na dumating sa point na nakakaubos na ako ng, sabihin natin, 2 packs a day. Dahil nga dun sa, sa mga pressure, lalo na pag-pressure ka and na-stress ka. So, yosi lang ng yosi. So, nakakaubos ako ng 2 packs a day. And then, dumating yung araw na pagkagising ko parang sobrang sama ng pakiramdam ko and yung likod ko, yun nga, parang sumasakit or kumikirot yung likod ko. So, inisip ko baka isa na yun sa, sa epekto ng pag-yosi. And then, ayun, nakita ko naman or nakita ko naman sa mga researches na yun, yun nga talaga yung yung epekto ng pag-yosi, talagang papabagsakin yung resistensya ng katawan mo hanggang sa hindi mo nakayanin. So, ayun, nakita ko naman din yun sa nangyari sa amin, sa family namin, na nawalan kami ng mahal sa buhay dahil sa paninigarilyo. So, ano nga ba yung matutulong ng pag-vape? Actually, nung tinigil ko yung pag-UOC, naging active na ulit ako. And then, ayun, when it comes to physically, okay na ako, hindi na ako yung tatamad-tamad. So, bumalik na ulit yung sigla ko sa pagsali sa mga sports games, like yung basketball nga. And hindi na ako yung yung antukin sa office, ganun. Para kasi nung nag-smoke pa ako, antukin ako eh. So, nung nag-vape ako, hindi na ako inaantok. Medyo lively na yung pamumuhay ko. And then, sa smoking kasi, pag nag-smoke ka, medyo foul yung amoy kasi. Once na after mo mag-yosi, then pasok ka sa air-conditioned room. Amoy na amoy ka kagad. Unlike nun sa pag-vape naman, actually, no foul odors kasi flavored yung mga juices. And pwede ka actually, yung ginagamit kong juice, pwede kang pumili kung ayoko talaga mag-nicotine. So, zero nicotine talaga. So, yun. Marami na rin akong mga kaibigan na nakag-switch from smoking to vaping, and I'm proud of it kasi base sa mga sinasabi nila sa akin, okay na daw yung okay naman yung pakiramdam nila simula nung nag-switch sila from smoking to vaping. And sa pag-vape ko from September 2015 and until now, November 2016, wala naman akong nakitang issues sa katawan ko. So, yun, mas pipiliin ko rin talaga ang pag-vape kaysa smoking. And then, yun, natutunan rin naman ako na ibahagi sa iba kung ano yung natutunan ko sa pag-vape. So, ayun lang, ayoko nang masyadong pahabain yung video na to. So, actually, it's 6 minutes now, so... Ayun, I strongly support vaping, and I'm a quitter sa smoking, and actually I'm proud naman sa pagiging vapor ko. So, vape on mga vapers dyan, lalong-lalo sa taga-Mandaluyong. And shout out sa The Vapewell family and RX family and Team OP. So, saludo sa inyo. Thank you. Good morning, RX Pump, guys. Ako nga pala si Joseph, 30 years old. So, katulad ng karamihan sa atin dito is, nanggaling din ako sa
Paninigarilya. Almost, siguro mga 10 years na change smoker talaga, lalo na pagka may mga gathering na mga barkada, inuman. Before talaga ang sabi ko hindi siya ganun kadali. Sa tulad ko na dati gusto kong maalis talaga yung paninigarilyo. So, hindi siya naging ganun kadali sa akin, isa siya sa mga naging struggle ko. So, hanggang sa dumating yung point na nagkapamilya ko, na yun din yung pinagtatalunan namin ng naging asawa ko, ng asawa ko. Hanggang sa dumating na yung point na yung anak ko may hika, na dalawang beses nang na hospital, gawa sa may hika nga siya. So, dumating yung point na sinabi ko sa sarili ko na nagigilty ako kasi, although na siguro, siyempre, diba sa paninigilty yung second-hand smoke na pag umuwi ako ng bahay, actually, hindi naman ako nagigilty dito sa bahay, gawa ng ayaw talaga ng asawa ko. Pag nasa trabaho ako, nasa labas ako ng bahay, yung panay-panay tayo ng yosin. Hindi sa, yun nga, na-hospital yung anak ko, dumating yung point na sinabi ko sa sarili ko na nagigilty na ako. Parang, siyempre, mahal ko yung pamilya ko, mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung anak ko. Na, mahal ko yung mga taong concern sa kalusugan ko. So, nag-isip ako ng paraan, ng mas magandang way para mabitawan ko yung paninigarilyo, which is yung vape. Sobrang laki nung naitulong niya sa akin. Actually, bago lang din ako sa vape community. Malaking bagay yung nagawa niya sa sarili ko. Maraming nabago. Una-una, yung dating patago-tago ako nag-iyosis sa asawa ko ngayon, kahit hindi dito ako sa bahay. Actually, before, una, ayaw din na yung vape. Gawa ng pareho lang daw sa Yossi. Pero, salamat sa mga taong nag-explain na explain sa akin, sa RX Pump, sa mga sa internet, na nag-research ako kung ano ba yung difference nilang dalawa. So, yun din yung pinaliwanag ko sa asawa ko na naintindihan naman niya, tinanggap niya. Dahil sa gusto nga niya magpita ko sa Yossi, gusto ko na rin naman talaga. So, pinagbigyan niya ako. Pinagbigyan ko rin yung sarili ko na gumawa ng alternatibong bagay na kapalit nun. So, ngayon, okay na. Malayo na sa dati, yung dating pagmigyosi ako. Yung hinihingal ka, unang-una, ang baho talaga. Minsan, pagka dumarating ako ng bahay, naamoy ako ng asawa ko. Pero ngayon, sabi na hindi na ako nag-aalala lalong-lalo sa anak ko kahit na hindi dito ako. Kahit na mausok, na literally naman sa pag-uwi. Pero, yun lang guys, share ko lang. Para rin sa big community, sana makatulong. Magkatanggap sa lahat, short clip lang. Paano ko nabago ng baby yung buhay ko? So, natuto akong manigarilyo nung college ako. So, hindi ko napahabain hanggang sa nahok na, lalo na pag-inuman, isa na kadalawang kahang. So, ano ba hindi magandang epekto ng manigarilyo sa akin? So, alam naman natin lahat na, siyempre, yung mabilis kang hihingalin, sumisikip yung paghinga mo, lalo na pag nagbabasketball ka. So, yun yung mga naranasan ko nun. Dumating pa yung time na tinamad na ako mag-basketball dahil mabilis kong mapagod. So, mas pinili ko mag-smoke kaysa mag-basketball. So, nabawasan yung physical activity sa katawan ko. So, pangalawa, isa nag-create ka ng hating gabi, kailangan lumabas ka pa sa bahay para lang tumambay sa tindahan. Hit ka ng tatlo, dalawa, pampadulo, pampaantok. And then, siyempre, una, delikado. So, yun. Pangatlo, kailangan mo pang
mag-yosi sa labas kasi baka maamoy ng anak mo. So, yun. Naranasan ko yan. Hanggang sa nitong March, sabi sa akin nung tropa ko, try ko daw mag-vape dahil nga okay na ang vape. Affordable na, malakas na yung vapor niya. Kasi nagkaroon ako ng telescopic na tubo. Yung vape pa na ang battery niya is 18,360 pa. And then yung pentype, kasi hindi ako nag-enjoy dahil mahal ang juice. Mahirap i-build. Pabuild ka ng pabuild. Tapos, hindi rin naman ganun kakasa ng vapor nun. So, yun. Ano ba naging magandang epekto sa akin ng vape? So, nag-start ako sa noisy cricket. Una, parang inyong tunnel, pag inyong parang tunnel ko para ma-release ko yung mga problema ko pag nasa bangko ko. Yun. Kaso, nag-switch ako sa variable dahil nga yung anak ko is nag-enjoy din siya sa vapor. So, baka, syempre ayoko na mag-release kung anong epekto sa katawan ng anak ko. Kahit alam naman natin kasi siyempre, iba ang katawan ng bata. So, yun. Pangalawang naging magandang epekto sa akin, hindi ko na kailangan bumili ng stick dahil hindi ko na kailangan lumabas ng hating gabi para lang bumili ng Yossi. Tapos, pangatlo, yung hindi ko na kailangan lumabas pa. Kahit nanonood ka ng TV, po pwede. So, yun. Hindi naman, siguro masasabi ko na hindi naman ganun kalaki yung impact sa akin. Dahil hindi rin naman ako heavy smoker. Pero ang pinaka gusto kong naging epekto sa akin ng vape is yung paghinga ko is somehow lumuwag naman. So, nakapag-basketball ako ngayon. Ayun. Tsaka alam ko na mas makakasama ko ng matagal yung anak ko. Matagal na panahon yung anak ko. Siguro kung hindi ako nag-vape, baka hanggang ngayon, masasabi, baka ngayon, heavy smoker na ako. So, yun. Maraming salamat sa vape. And then, wala akong personal na kilala sa Mandaluyong, pero yung support ako nasa inyo. Yun. Panalangin para sa magandang resulta. Sana hindi iban, kahit i-regulate na lang. So, sa mga kapatid natin, sana, lalo na yung sa mga shop owners, online sellers, sana ma-realize nyo na ito yung sa mga shop owners, online sellers na nagbibenta sa mga minors na gusto mag-bake. Sana wag nyo isipin yung pera. Sana isipin nyo yung community natin. Ano ba magiging epekto nito pag may nasabugan na pa-cool kids, kasi gusto lang nila ng forma, malakas ang uso, build lang ng build, hindi alam ang tamang paggamit, di ba? Kawawa naman yung mga matitino, di ba? So, sila yung kawawa. So, sa government naman, sana pakinggan nyo yung mga hinaing namin. Gusto nyo ba na may mga anak na maiwan ng nanay or tatay nila dahil babalik sila sa paninigarilyo? Gusto nyo ba na may maraming bata ang malaglag dahil may mga buntis na hindi makaiwa sa paninigarilyo? Sana maisip natin yun. Bigyan natin ng pansin yung vape. Baga parang pag-research naman tayo na huwag nating hanapan ng butas. Hanapan naman natin yung magandang epekto naman ito. Hindi naman natin masasabi kung ano ba talaga ang epekto ng vape eh? Kasi syempre in long term di natin alam. Pero ang daming natulungan ng vape. So yun lang. Ako si Felix Castro, 32 years old. At isa ako sa mga natulungan ng vape. Sa personal na buhay, personal na kalusugan. So yun, vape safe. And then vape smart. Tsaka importante, vape responsibly. So huwag tayo mag-vape kung saan-saan. Sana tigilan natin. Bigyan natin ng magandang imahe yung community natin. So, ayun. God bless sa lahat. Thanks. Magandang araw sa inyo lahat.
po si Darwin Castaneda. Ako po ay smoker simula second year high school. At simula noon hanggang tumigil ako sa panligarilyo, siguro umabot ako sa mga dalawang kaha na nasigarilyo ang aking nag-uubos kada isang araw. Noong 2009, nakita ko ang vaping sa isang kaibigan ko. Sinubukan ko ito at ako'y nakita ko yung sa aking pasariling pagkalusugan, nakita ko nagbago. Tumaas ang resistensya ko, nawala yung mga ubo ko. Kaya sana yung mga sana maisip ng mga tao na kung gusto nilang mag-quit na sa sigarilyo, ito ay isa sa mga epektibong pamamaraan, no? Harm reduction, kumbaga. Naintindihan ko na medyo nakakaabala ito sa ibang tao. Kami rin naman ako ay naging responsable sa mga kapwa na yung mga vapor. Pinasabihan namin sila na huwag sila mag-vape sa mga lugar na hindi sila pwede mag-grillyo. At kahit man masama sa amin na magpunta sa mga smoking area dahil sa second-hand smoke nila, okay lang, sige, para lang hindi nakakastorbo sa ibang tao. Pero merong ibang pasaway. Naintindihan po namin yan. At habang kami naman ay sinusubukan din namin na suwayin yung aming mga hanay para matama sa mga nilas. Ang pakiusap lang ko sana namin na ito, kung kayo po ay gagawa ng batas tungkol sa vaping, sana po ito ay makatotohanan. At tamang merong talagang pag-aaral na nasa likod ito. Kasi, kaya kung kami na curious dahil sa madaloy nga po, sinabi na merong study na makakasama daw ang vaping sa atawan. Pakita niyo po sa amin. Kasi, sabihin, sa totoo lang po, nakapunta na ako sa ibang bansa, naka-attend ako ng mga convention po sa vaping, sa Amerika, nag-represent na rin po kami sa Amerika, sa Europa. At lahat po ng mga studies na ginawa ng mga institusyon, lalo na sa UK, no, na sinasabi na mas maganda ang epekto ng vaping kesa sa sigarilyo. So, curious lang po kami, sana po bigyan niyo po kami ng pagkakataon para makita ko ano po yung studies po na nakita niyo. Kami po, ang mga studies namin based on real people. At any given time po, pwede po kami present sa inyo ng mga tao na nagsasabi kung paano naapektuhan, kung paano napabuti ng vaping ang buhay nila. Hindi lang sa pangkalusugan, kundi sa kanilang financial na pagkakataon. Marami pong salamat sa lahat ng mga tumulong. At marami pong salamat sa inyong pagdinig. At sana po magpabigyan nyo kami ng pagkakataon na naayusin yung aming organisasyon, ayusin yung aming patakaran. At sana po matulungan nyo kami dahil marami sa amin ang gusto magbago ng buhay, na gusto mawala sa kapit ng mga sigarilyo. No, hindi po ito biro. Madali po sanang, kung madali na mag-quit, madali na matapos na po ito, hindi po issue ang vaping. Ang issue po dito, ang mga tao po ay naghahanap ng pamaraan para sa kanila, para magbago sila ng buhay nila. Bilang po naman. Marami po salamat at sana po makinig kayo at sana po mabigyan niyo ng oras ang mga salamat po.